Good morning, everyone. Once again, we are here in our AFJC Daily Devotion. Yes, good morning, good morning. At isang magandang morning sa lahat ng mga nanonood po sa ating ngayon. Binabati po namin kayo ng isang maulang umaga. Yes. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Kung kayo po papasok sa inyong mga opisina o inyong mga kung saan kayo pupunta, huwag niyo pong kalimutan magdala ng payong. Yan. Ayan, para hindi ho kayo mabasa. Ayan. Ayan. At ganoon din, ano, binabati po namin yung mga tao po na papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy tayong patnubayan ng ating Panginoon. Ganoon amen, din. Amen. Ano, ngayong umagang ito, napakasarap po unahin ng ating Panginoon. Kanina yes. Nakita natin na partner yung mga TikTok na promotion natin para sa ating darating na Gospel Music Festival. Okay, okay na. Yan, okay. Excited ba? Excited ka na ba, partner? Excited na ako. Gusto kong pasalihin si Levi. Yun. Ang kaya. Merong ano yan. Meron pa nga tayong ano, may contest. Oh, may contest yun, mga kapatid. Doon, ang ating gagamitin natin ang TikTok to proclaim the word, of God. The gospel. Amen. Yeah. Kaya yes. maganda yan, partner. Magandang contest to. Watch out for the, ano po, for the Quarter mechanics. No? For the mechanics, announcement kung paano nyo po gagawin yan. Mananalo po kayo ng bahay at lupa. Yan. Bahay na nasa paso. Paso. Lupa. But anyway, mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating pagsamba at papuri sa ating Panginoon. And this morning, unahin natin ang ating Panginoon sa mga awitin ng mga napapuri at pagsamba sa Kanya as we sing this song, This Is My Desire. And let's make this song as our prayer this morning na magbibigay ng karangalan at kapurihan sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Yeah. Brother Ian will lead us to sing this song. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. For you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your sin Lord, ituro mo po sa amin ang tamang daan na dapat namin lakarin upang hindi po kami maligaw ng mga bagay sa mundong ito. Lord, Panginoong Kristo, tangi pong desire ng aming puso ay yung masunod ang kalooban mo. Hallelujah. Sa aming buhay. Yes, Lord. Maraming salamat po sa araw-araw
na kalakasan at buhay na patuloy mong pinagkakalib sa amin. Sa iyo lamang po namin itinataas ang gawaing ito at lahat ng aming papuri sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Kristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Again, good morning to everyone. Yan, shout out nga pala kay Brother Jerome Ginsayan. Nanonood daw po sila doon sa kanilang office. Kasama si Nisa, Nelson, Lisa. Yan. Yan. Good morning, good morning. Good morning po sa inyo. Pinapabot pala ni Tatay Rico yung kanyang pananangin. Sabi niya sa comment, good morning to everyone. May the grace of the Lord of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all. And me, amen. Sabi niya, Holy Spirit, we invite you in our AFJC morning daily devotion. Be filled and empowered, every one of us, and bless us, Holy Spirit, by your word of God. Amen. And we destroy the work of the enemies. Sabi niya, in our AFJC daily devotion, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Glory be to our God, the Father in heaven. Yeah, Amen. Praise the Lord. Thank you so much sa inyong panalangin, Tatay Rico. Yeah. And mga kapatid, we'd like to remind you, kung meron kayong mga reflection and yes, take home, mamaya sa maririnig natin na salita ng Diyos, tapos dito, just comment down below. Just comment down below. And this time, mga kapatid, let's go muna po straight sa ating salita ng Diyos ngayong umagang ito. At ang magbabahagi ngayon ay isa sa mga kapatid po natin. He is not new to us anymore. And let's welcome, mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon na gagamitin ngayon. Okay, but before that, mga kapatid, patuloy nating batiin muna pala, sorry. Bago tayo pumunta sa salita ng Diyos, batiin muna natin ang mga may birthday ngayon. Happy birthday, okay. Partner, pangunahan mo na. Birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Yan. Happy birthday, August 14, 2020. At babatayin lang po natin yung mga may birthday po for this day. Happy birthday po sa ating mga kapatid na si Jason Arizobal. And also happy birthday to Zen Manzano Dapanan. At yun din naman, happy birthday kay Clarice Duga. Ayan. At belated happy birthday din kay Mary Grace Barberan Hidalgo. Nag-birthday po siya kahapon. At si Ate Milkshade Nice. Happy birthday. At sa lahat po ng mga gusto pong mabati during their birthdays, we invite you to visit our Facebook page. That's AFJC Prayer Warriors. And hanapin nyo lang po yung banner po ng October Celebrants. And comment down yung mga tao na gusto nyo pong mabati, including their birth dates. At babatiin po natin sila during our live streaming. Happy birthday! God bless you all! Ngayon naman po, mga kapatid, no, balik po tayo sa ating pag-uusapan. Just like what we said earlier, if you have any reflection po, please comment down below at babasahin po natin mamaya. Ang ating pag-uusapan is all about walking in the path of righteousness. At ang magbabahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito, he's one of the staff ng AFJC at currently siya po ay nag-handle po ng juvenile ministry. Tama ba, kapatid? No? Siya po ay nag-handle ng juvenile ministry, no? At marami, pagdating sa salita ng Panginoon, ito po yung ginugurum po natin para po maging future pastor, no? Hindi ko sasabihin futuristic, baka iba yung dating hindi na futuristic. Future pastor po ng aming pong church, no? Siya po, sa kanyang murang edad, siya po ay isa ng head of deacons po ng Crisis the Answer Prayer House Assemblies of God. Mga kapatid, let's welcome the Word of God sa buhay ni Kuya, ni Brother Brian Solidor. Grabe, hindi ko alam paano ko tatapatan yung introduction ni Pastor. Ay, by the way, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. I would like to give my whole all praises to the Lord and worship and whole gratitude to the Lord for the opportunity once again to share the word of the Lord to every one of us for our morning devotion.
And yung pag-uusapan po natin ngayong umaga po na ito ay walking in the path of righteousness, because it is very important to all of us as a Christian to understand on why the Lord teaching us to walk in the path of righteousness, especially in the situation of the world today. Pero ngayong umaga po na ito, if you have a Bible, just open your Bible in the book of Psalm chapter 119, verse 9 to 11, tapos tatalon tayo sa 11. Sabi po dito, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yun po. Let us pray, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful morning. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Lord, salamat sa napakayaman po ninyong biyaya at pangunawa na pinaparanas nyo sa amin, Panginoon. Even though we are still, Lord God, in the midst of pandemic, but your faithfulness remain. Lord, we are seeing your goodness, your guidance, Lord God, to each every one of us. And Lord, this morning, speak to us, Lord, by your word. We just want to hear your word, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Kausapin nyo kami sa pamamagitan ng salita po ninyo. At dalangin ko yung pagkilos ng banal na espiritu po ninyo sa aming kalagitnaan, Panginoon. And I also pray for the strong conviction, Lord, while we are in serving God in the ministry and for your kingdom. I pray, Panginoon, na samahan nyo kami. Itago nyo ko sa iyong banal na likuran. Ikaw lamang yung magsalita ngayong umaga po na ito. Lord, I pray, God, for your divine intervention, Panginoon, sa buhay namin. Your word is living and active, Lord, na it is like a double-edged sword na humihiwa, Panginoon, sa kasukasuan, Panginoon, sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, Panginoon, at nakatatahon ng iniisip at binabalak ng tao. Lord, speak to us ngayong umaga po na ito. Salamat, Panginoon. I pray for the fresh movement of your Holy Spirit. In the name of Jesus, I pray. Amen. Ay, pag-usapan po natin na in the path of righteousness. Kagaya po nung sinabi ko po no, na it is very important to understand on why the Lord teaching us to walk in the path of righteousness. And napakahalaga po nito, especially kasi in the situation of the world eh. Ibang-iba yung takbo po ng mundo po ngayon, and a lot of people are being conformed into the pattern of this world. At kung mapapansin po natin, kung ano kasi yung majority ngayon, yun yung sinusundan ng mga tao eh. Kung alin kasi yung pinaka nauuso ngayon na dapat sundan, ayun yung sinusunod ng mga tao po ngayon. Sa panahon po natin ngayon na yung mga kalokohan na yung tinatangkilik at yung katotohanan na ng Diyos yung binabaliwala ng mga tao. But as a Christian, mga kapatid, we must walk according in the will of the Lord, dahil ito yung bagay po na magbibigay sa atin ng maayos na pamumuhay. Amen. At ito po yung bagay na maglilid sa atin papunta sa pinakamalalim na relasyon po natin sa ating Panginoon. Sabi dito, how can a young man person stay on the path of purity? It is a question. Nag-i-inquire dito si David, how can a young man, how can a young person stay on the path of purity? Diba, kung mapapansin po ninyo, sabi po dun sa 2 Timothy, if I'm not mistaken, sabi dun, flee from the youthful lust. Diba, umiwas kayo sa mga hilig ng kabataan ngayon. Kung mapapansin po natin, ibang-iba yung generation po ngayon. Yung generation noon, parang napaka-babaw lang eh. Kumbaga, parang may pagka-conservative pa dati eh. Pero ngayon, ngayon parang, anong tawag niyan? Hayag na yung mga tao ngayon, talagang lantaran na yung kasalanan na ginagawa po ng mundo ngayon. Because if we are going to observe the world, mga kapatid, sobrang sama po ng mundo po ngayon. Diba kung mapapansin nyo, sabi doon sa Matthew chapter 24 verse 13, sabi doon, ang kasama ay lalaganap ano pat man, lalamig ang pag-ibig ng marami. And as the time goes by, mga kapatid, mas lalo po nating nakikita yung kasamaan ng mundo. Sino yung unang nakakapansin ng paglaganap ng kasamaan ng mundo? Alam nyo kung sino? Yung mga tao na nagbababad sa presensya ng Diyos. Those who are studying the word of the Lord, whenever that they will see the world na Lord, hindi ito galing sa inyo, na Lord, sobrang sama ng mundo ngayon. Kaya ang question dito, how can a young person stay on the path of purity? May mga tao po, they are trying to be a good person sa pamamagitan po ng iba't ibang mga bagay, but they are getting failed. Nagfi-fail po sila. End of the day, hindi yun yung bagay na nagbibigay sa kanila ng kaayusan ng buhay. Alam nyo,
bukod sa nagtatanong dito si David, there's an answer. Sabi, by living according to your word. No one else but the word of God. Why? Dahil ito yung bagay na mag-iiwas po sa atin sa kasalanan. Kagaya nga po nung sinabi ko, we are living in the offended generation. Napaka-offended ng mga tao po ngayon. Pag salita na ng Diyos yung pinag-uusapan, yung mga tao talagang gagamit pa ng Bible verse na, oh, sabi sa Bible, judge not. Huwag nyo kaming husgahan. Huwag nyo kaming anuhan. Pero mali na. Di ba, pag nahuhuli, di ba, gumagamit pa ng Bible verse to justify yung mga maling ginagawa po nila. Kaya alam nyo po, mga kapatid, the word of the Lord is living and active. It is very powerful. Kung merong kayang umayos ng buhay natin, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Alam nyo, ito po ay isang observation lamang. Kung mapapansin po kasi ninyo, in our generation, kung sino pa yung mga nagsasabi kasi ng totoo minsan, yun pa yung nilalayuan ng mga tao eh. Kung sino pa kasi yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa salita po ng Panginoon, sila yung kinaayawan ng marami. And, you know, even I myself na, anong tawag nun? I really hate the sugar-coated preaching. Sa totoo lang. And beside, kahit kailan talaga, hindi talaga ako mag-sugarcoat, kahit kailan, I will always speak with boldness and by the power of the Holy Spirit. That is my prayer to the Lord. Na God, Lord, give me boldness, give me wisdom, Lord, to preach your word sa harapan ng mga tao. And I really don't care if people will get mad at me. Kahit magalit talaga yung mga tao, I will always speak with the truth of the Lord, by the guidance of the Holy Spirit. Kasi alam niyo po kung bakit? Kagaya nung sinabi ko, we are living in the offended generation. Napakababaw ng pain tolerance ngayon ng mga tao pag salita ng Panginoon. 'Di ba? Ito yung bagay na iniiwasan po ng marami. And sa totoo lang po, the word of God is very important kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi doon ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito yung salita ng Diyos. The word of the Lord not only give a comfort and encouragement, it also gives a warning and correction to all of us. Kaya mga kapatid, how to maintain the purity, how to walk in the path of righteousness by living according in the word of God. This is the will of the Lord. Yung lumakad po tayo sa salita po ng Panginoon. And sabi dun sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang iyong kautosay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa'yo kailanman. Kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi lang to basta pinapakinggan. The reason kasi minsan kung bakit, alam niyo, napaka shallow po minsan ng ibang mananampalataya. Kasi pag minsan nakakarinig tayo ng preaching, ay narinig ko na yan eh. Diba, yun na naman. John 3:16 na naman. Diba, pero hindi natin tinitingnan yung pinaka nilalaman ng message na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. And pangalawa, lack of meditation of the word of the Lord. Yung nawawalan ka na ng time para sa Panginoon, nawawala na yung time para mag-meditate ka ng salita ng Diyos. Alin nyo sa Buddhism, di ba, sa kanila kasi, yung meditation sa kanila, kailangan i-empty mo daw yung sarili mo. Wala kang ibang iisipin, i-empty mo lang daw yung sarili mo. Yun yung meditation sa kanila. But in Christian life, the meaning of the meditation is to fill your word with God's word. Fill your life with God's word. Yung punuin mo yung buhay mo, yung puso mo, yung isipan mo ng salita ng Panginoon. Kaya alam nyo, mga kapatid, let us continue to meditate the word of God. Kasi this is always a question eh. How's your prayer life? How's your devotional life? How's your reading the Bible? Diba? Every day ba ng pamumuhay natin, nagbe-meditate pa ba tayo ng salita ng Panginoon? Or beside, nai-inlove pa ba tayo sa Diyos? Yung every morning, every day na mahawak ka ng salita ng Panginoon, yung excited ka pa ba na, Lord, I am really excited na kausapin niyo ako sa pamamagitan ng salita niyo? O nawawalan na tayo ng gana sa Lord?
One of my prayer to the Lord, Lord, keep my heart falling in love with you every day. Kaya sabi ni David, ang iyong kautosay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kagaya po nung sinabi ko, ang salita po ng Diyos hindi lamang pinapakinggan, kundi sinasa puso. Sabi ng Lord, love your God with all your heart, with all your soul, mind, and strength. Kung mapapansin po ninyo, inuuna ni God yung puso. Bakit? Every action na gagawin natin, nagmumula po yun sa puso natin. Kasi nga, ayun yung sinasabi ng Panginoon sa salita niya eh, na sabi ng Panginoon, di ba, yung mga maruruming bagay, di ba, yun yung nanggagaling sa puso natin. Kung yung, pero kung ina-apply natin yung salita ng Diyos, yung mga mabubuting bagay na lalabas sa pamumuhay natin, yun yung nilalaman din ng puso natin. That's why sabi ni David, I have hidden your word in my heart that I might not against you. Kaya mga kapatid, do not conform sa takbo po ng mundo ngayon. Di bali ng pagtawanan ka ng ibang tao, di bali ng tuyain ka ng mga tao dahil sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Pero those who are obeying in the word of the Lord, they are blessed. Sa totoo lang, napaka mapalad po nila. Kaya this morning I would like to encourage you, huwag yung pabayaan ang relasyon nyo sa Diyos. Huwag yung pababayaan yung prayer life mo, yung spiritual life mo. Sometimes isang kailangan din magkaroon tayo ng assessment eh, sa sarili natin eh. 'Di ba nagpi-pray pa ba ako, naglalaan pa ba ako ng oras sa Diyos? 'Di ba do I spend hours to pray in praying sa Panginoon? Kinakausap ko pa ba yung Diyos? O minsan, the danger sometimes, panay tayo ministry, pero yung personal relationship natin sa Lord, napapabayaan na natin. Don't neglect your personal relationship to God, mga kapatid. And lagi po nating panghawakan at i-meditate yung salita po ng Panginoon. Mahalaga po yun sa pang-araw-araw po natin na pamumuhay. Kasi kagaya nung sinabi ko po na masama yung takbo ng mundo ngayon, ibang-iba, yung pag-increase nung misa pag makakita ka sa social media, yung pag-increase nung sexual immorality around us, yung pagtaas ng spiritual deception sa panahon natin ngayon, yung paglitaw ng mga false teachings in our generation, yung pagtaas ng wickedness dito po sa mundo na to. Pero lagi nating tatandaan, kahit kailan hindi madadaya yung mga tao na nagbababad sa salita ng Panginoon. They will always discern kung ano yung galing sa Diyos, yung galing sa mundo, at alin lamang yung galing sa tao. Why? Because there is the Word of God. Napakasarap ng buhay. Alive with God's intervention, alive with guidance, alive with law. Diba? The Word of the Lord is the law. Pag wala tayong salita ng Panginoon, pag ang isang bansa kasi walang law, anarchism yan eh. Ganun din yung buhay natin. Pag wala tayong ng salita ng Panginoon, napakagulo ng buhay natin. But when there is the Word of God sa pamumuhay natin, lagi tayong gagabayan ng Panginoon. Nandun lagi yung pagsama ng Diyos. And beside, bukod sa isinasapuso natin yung salita ng Diyos, we apply. Amen. Ina-apply natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yung nagpipray ka sa Panginoon, Lord, thank you Lord sa morning devotion ko ngayon, and Panginoon, dalangin ko na may apply ko po ito sa aking buhay. O kaya yung whenever na magme-meditate ka ng salita ng Panginoon, Lord, sa morning devotion ko, Panginoon, Lord, kausapin niyo ko sa salita po ninyo ngayong umaga po na ito. Gusto kong mapakinggan, Lord, yung tinig po ninyo sa pamamagitan ng salita nyo. Lord, kausapin nyo ako. Yung ganong paglalaan ng oras sa Panginoon. And you want to hear the voice of the Lord. Kaya, mga kapatid, let us continue to walk in the path of righteousness. Ano man yung maging kalagayan ng mundo, gaano man maging kasama yung mundo, sa paglipas pa ng ilang panahon, manatili tayong lumalakad sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya alam nyo, I am really blessed, you know, sa mga tao po na nakakasama ko in the ministry on how they walk in the word of the Lord, how they walk in the will of the Lord, and kung paano po sila lumakad talaga yung magayag na salita ng Diyos na may tapang. I'm really inspired sa mga ganung pong mga lingkod po ng Panginoon. And also, that is my prayer, Lord, kung paano nyo to gamitin, Lord, ganun din, Panginoon, gamitin nyo rin ako yung may tapang na nagahayag na salita po ninyo sa mga tao at lumalakad sa
salita nyo. Kasi hindi yung salita ng Diyos yung mag-a-adjust sa mundo. Ang mundo ang mag-adjust para sa salita ng Panginoon. Because the word of the Lord will never be changed. At mananatiling ganun po yun. Amen. Kaya continue to walk in the path of righteousness, and I hope and I pray na lahat po tayo ay may natutunan ngayong umaga po na ito. God bless you, mga kapatid, and let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you for this morning, Panginoon. Salamat po sa mga salita po ninyo na nahayag, Lord, sa kalagitnaan po namin. Panginoon, yung dalangin ko na ingatan nyo yung mga puso namin, Lord, sa paglipas ng ilang panahon, Lord, as we see the world today, God, na mas lalong nag-i-increase yung kasamaan sa paligid po namin, Panginoon. But we are the light and salt of the world. You've called us, God, to become a living testimony sa harapan ng mga tao, to testify your goodness, to testify the gospel, to testify your resurrection, the salvation that you did on the cross. Panginoon, yung dalangin ko, ingatan mo yung mga puso namin, yung mga sarili po namin habang lumalakad kami sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon. I also pray, God, continue to fill us with your Holy Spirit at punuin mo kami ng tapang sa paglakad namin sa salita nyo. Sa pangalan ni Jesus to aming dalangin. Amen and amen. Okay, how can a young man keep his purity by living the Word of God? Ayan, gaya nga po nang sabi ni Brother Brian, ano po, na talagang dapat lagi nating finifill yung ating buhay ng mga salita ng Panginoon. At ang magandang ano to, ano, reminder para sa lahat, na especially sa mga generation po, tama po yung sabi ni Brother Brian, no? Iba na yung generation talaga ngayon. Dati naranasan pa namin yan na ano, no? magbaon ng kanin tapos nakabalot sa dahon ng saging. Ayan, tapos ang ulam may tuyo. Naranasan namin yun dati. Pero ngayon, ng mga kabataan ngayon, hindi papasok kung walang baon. Online class na nga lang, kailangan pa ng baon. Diba? Nasa bahay na nga lang, kailangan pa ng baon. So, mga ganyan, may mga ganyang klase ng... tama nga yung sabi ni Brother Brian, it's so blatant na ngayon yung mga kahalayan, yung mga sexual immorality ng henerasyon po natin ngayon. But, enable for us to hindi dumagdag doon sa numbers nila, or even to encourage those young people na maging maayos ang kanilang buhay, spread natin yung word ng Panginoon. Amen. That's true. In our generation, kung ano ang katotohanan, ito ang pinagtatawanan. Yeah. At kung ano ang kasalanan, ito ang kinakatuan. Kaya napaka very challenging yung ating generation ngayon, na kung saan there's a lot of things na tawag po dito, hirap noon nga eh, hirap ng lakarin, sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Lalo na ngayon, there's a lot of mga corruption sa ating kaisipan na it seems ang buhay ay patungkol sa atin. Na ito ay laging puro ako. Pero mga kapatid, let me remind each and every one of us that we live, we exist because of God and for God. Amen? Kaya kapag hindi natin ito naunawaan, ang mga bagay na kahalayan, immoralidad, mga makasariling pag-iisip, mga masasamang gawain, ito ang magiging resulta nito sa ating buhay. Kaya kapag dating sa mga katuwiran, walking in the path of righteousness, imagine literally walking, naglalakad ka sa katuwiran. Kapag hindi ayos ang puso mo, magrereklamo ka diyan. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ngayong umagang ito, na kung saan ipinapaalala sa atin yung katotohanan na dapat nating tayuan. Okay, don't compromise the truth. Kung ano ang katotohanan, yes, definitely, maraming tao ang hindi tatanggap niyan. Partner, ikaw, naranasan mo na ba pagtawanan ka na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, di ba? Kordi yes. Naman ito, yes, baka lumagpas yes. Ka sa langit. Yun, mga ganun, yun. Tao lang tayo, nagkakamali, mga ganyan. Wala daw panalangin pababa. Oh, at the same time, wala namang, tawag doon, wala perfecto. Namang matuwid, walang perfecto, walang matuwid, wala inisa. Totoo naman, wala naman. Pero ang tanong dito, mananatili ka bang baluktot? Totoo. Diba?
hindi mo ba hayaan na ituwid ka ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, yung mga justification na yan is just only to justify yung our wrongdoings. That's why the Bible is so clear na tayo ay tumalikod sa mga masasamang gawain. Amen. Tayo ay tumalikod sa mga bagay na alam nating hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya magandang bagay yan na paalala sa atin ngayong umagang ito. And this time, we will hear yung ating mga kasama to give their take home. Ayan. Kaya magpiprepare na po. And then, unahin na po natin si Brother Ian Kitalig. Yun. Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napaaganda po ng mensahe ngayon ng Panginoon na dinala sa atin ang kanyang lingkod na si Brother Brian. No? Kung paano ba tayo mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung paano ba tayo mamuhay ng may katuwiran, may katotohanan. Sabi dito, by living according to your word or according to the word of God. Sapagkat ang salita lamang po ng Diyos ang tangi makakapagpabago sa tao. Wala pong ibang libro, wala pong ibang salita ang tangi makakapagpabago sa isang tao, kundi ang salita lamang po ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin para ituwid natin ang mga maling gawa natin. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin kung paano maiwasan yung mga masamang gawa ng mundong ito. Kaya nga sabi dito sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Upang hindi po tayo magkasala laban sa Panginoon. Sabi nga ni Haring David, di ba? Kung paano tayo mabuhay na may kabanalan, isa puso po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat kung nakikita po natin ngayon, napakasama na po ng mundo. Ngunit napakapalad po natin sapagkat andyan ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nagpapaalala sa atin para itama natin ang mga mali natin. Yun lamang po. Yeah, that's good. Thank you so much, Brother Ian. And magandang bagay po yan. Tama, just good. Take home po sa ating umagang ito. This time, let's hear from our dear brother, Brother Ryan, to share his take home. Good morning po sa lahat po ng nanonood ngayong umagang po ito. Salamat po sa buhay po ni Brother Brian po. Living in righteousness po. Living to what the Lord's will sa ating buhay. Ang ating pong pamumuhay ay pag ang ating pinagbabatayan ay ang salita ng Panginoon, ang kanyang katuwiran ay nagmamanifest po ito sa ating mga ginagawa. Nakikita po sa ating salita, sa ating mga desisyon, sa ating pakikipag-usap sa tao. Magpapatotoo po ko regarding that. Earlier po, while having coffee with my mother, nagkukwentuhan po kami. At yung driver po namin ay na sinabi po na nabibless daw po siya sa buhay ko. I'm not aware na may mga tao pala na napapansin kung ano yung ikinikilos ko. I'm not aware na kasi po sa pamumuhay ko na lagi kong iniisip si Kristo sa buhay ko. Hallelujah. Na ayaw ko siyang mapulaan. Hindi lang dahil ayaw ko siya na magalit sa akin dahil mahal ko ang Panginoon. Nabibless pa pala ang buhay na isinasabuhay ko sa ibang tao na i-inspire pa ako, na-encourage pa ako to give glory to God. Hallelujah. Kasi ang dami pa lang nabibenefit, hindi lang dahil sa gusto kong i-please si Lord, kundi may nababagong buhay. Imagine that, nag-backslide daw po siya. And unti-unti, bumabalik siya. Hallelujah. Dahil po, while driving, kasama ko po siya,
nag-uusap po kami, puro po salita ng Panginoon, ganito, ganito. Ina-advise ko po siya. At hindi ko po alam, I'm not aware na natatouch pa lang mga buhay nila na bibless. Kaya po, iniingatan ko po ang aking testimony, iniingatan ko po yung desisyon, iniingatan ko po yung salita. Lahat po ng aking gagawin, I make sure na hindi mapupulaan si Lord sa aking buhay. Kaya po, hindi lang po para si Panginoon, nabibless po tayo, nagagamit po tayo para po sa kanyang katwiran, sa kanyang paghahari po sa atin. Kaya po, we must be a role model, a Christ model po. Nakikita po ang Kristo sa ating buhay. Yun lang po. Salamat. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. And this time, mga kapatid, that's good, no? Na tayo ay nagiging when we walk in righteousness, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. At maraming tao mapagpapala sapagkat nakita nila na tawag doon. Kung papansinin mo when you repent, no? You will tawag doon, lahat patungo sa kadiliman, tapos ikaw patungo sa kaliwanagan. Magkakasalubong kayo eh. Diba? At nakikita nila yung path na nilalakaran mo. There's something na nagbibigay ng pag-asa. Because yung kadiliman, ito ang magdudulot sa atin sa kapahamakan. Kaya magandang bagay yan at na makita po sa atin, sa ating buhay. Mananampalataya. And at this time, let's hear from Brother Joseph. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Totoo po yun, na wala pong ibang makakatulong sa atin upang ang lakad natin ay maging matuwid, kundi ang salita lang po ng Panginoon. Amen. At kung gusto po natin talagang malaman yung kalooban ba ng Panginoon, malaman natin ano ba yung will ng Lord sa aking buhay, let's go back to the Bible. Nandun po yung lahat ng mga instruction ng Diyos. Nandun po yung lahat ng mga direction ng Diyos upang malaman natin kung paano tayo lalakad ng matuwid at kung paano natin malalaman na yung nilalakaran pala natin ay kalooban ng Diyos. So, basic na lang yun, lalo na sa mga Christian na dapat lagi po nating hawak ang salita ng Diyos. Ito yung ating manual. Kung dinedeclare natin, kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, ngunit hindi naman tayo mahawak ang salita ng Diyos, kalokohan po yan. Yeah po, kasi ang Bible po ang ating sandata. Di ba po? Ay dapat po yung lagi nating hawak. Dapat, sabi nga po sa Joshua, tinatali natin yan. Ay sa Proverbs, tinatali natin yan sa ating leeg, para hindi ito mawala sa atin. Dapat kinakabisa po natin yan, minimeditate po natin yan. At yung isa pa po sa sinabi ni Brian, hindi lang dapat meron tayo ng salita ng Diyos, kundi dapat ina-apply po natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Para po yung sa Matthew, sino man yung nakapakinig ng aking salita, ngunit hindi nagsagawa nito, ay mayahalin tulad sa isang mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Yeah po. At yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos at isinagawa ito, sila yung mayahalin tulad sa taong matalino. Sila yung mayahalin tulad sa taong na sila yung nagtayo ng bahay sa kabatuhan. Bumagyo, para si binagyo eh, pares bumaha eh, pero yung isa na natiling matatag kasi hindi lang siya basta nakinig, kundi ina-apply niya yung mga bagay na nakasaad sa Biblia. So, ang encourage po namin sa inyo, hindi lang po kayo magbasa ng salita ng Diyos. Yes, alam natin na yung salita ng Diyos yung tutulong sa atin. Alam natin na yung salita ng Diyos yung tutulong sa atin na maging matuwid tayo, na maging founded yung ating pananampalataya. Pero kailangan din po nating isipin na dapat ina-apply po natin yung salita ng Diyos. Hindi lang po mental, kundi sa action po natin, ginagawa po natin yan. Maraming salamat po, yun lamang po. Okay, salamat Brother Joseph for your reflection. That's good. And this time, yan, ang ating nag-iisang rosas sa gitna ng mga tinik. Let's hear from Sister E. Marie. Yung kanyang reflection ngayong umagang ito. Yan. Okay. Okay po. Ang masasabi ko lang po noon, yung nabanggit kanina ni Brother Brian na we are living in an offended generation. And parang naging characteristic na ng millennials yan na parang lagi na lang sa lahat ng bagay, nakakahanap sila ng bagay na kung saan sila masasaktan. Pero we must not live like that. You must not walk in that way. We must walk in the path of the righteousness. And ang payo ko sa millennials, instead na maghanap sila ng mga self-help na books,
although totoong nakakatulong ito, lalo na kung Christian yung authors, wag na tayong lumayo, no? Lumapit na tayo dun sa Word of God, the Bible, that speaks the truth. Oo, there will be words that will hurt us, and walang masama dun kung nasasaktan tayo dahil doon natin nakikita na kumikilos ang Panginoon na nangungusap ang salita niya sa ating mga puso, no? That it really cuts, no? Sabi nga ni Brother Brian, it cuts our heart and soul. And kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo magbabago. Kung hindi tayo nai-stretch, hindi tayo lalago. Hindi tayo mag-e-expand. And yun lang, mga millennials, the Generation X, ano man generation tawag nyo sa inyo, huwag niyong tanggapin na tayo yung offended generation. Hindi tayo yun. We are the generation that we are seeking the Lord, na tayo na yung end time armies, na hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik, because the Lord is coming soon. And kung i-cater pa natin, aalagaan pa natin yung offensive na nature na meron tayo, and it will accept that, no? Wala na tayong gagawin kundi magmukmok. We will grow our anxiety, our depression, and anumang mental health na kinakaharap natin ngayon. Mental battles na kinakaharap natin ngayon, no? And wag alisin na natin 'yon, hindi na tayo doon. We will walk in the righteousness as we walk in the light of the Lord. And as we walk in His light, no, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala sa kalooban ng ating Panginoon. Yun lamang. Okay, thank you so much, Sister Imari, for that reflection. And sabi nga ni Nana Yoli, very well said, Brother Brian. All I can say is amen. Yan, nawalan ng naging speeches. Talagang, oo, talagang busog na busog tayo sa salita ng Diyos. And this time, let's hear kung ano yung mga kaganapan sa ating AFJC. Yan, at yan, Sir Imari. Yan, anak, please announce. Ayan. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating AFJC Daily Devotion. And continue to spread the word of God to raise awareness. We must not highlight kung ano man yung mga kamalian ng ating generation, but we must highlight yung plano ng Panginoon sa ating mga buhay. And 71 days before Christmas! Ayan, nandaan na ba yung mga regalo para sa mga inaanak? Ayan. I think I'll be forever, ninang, charger. Ayan, so mga inaanak, hello, gab-gab yan. Yung mga inaanak ko dyan, ayan. Antayin nyo lang, bigyan ko kayo ng regalo, si Jesus. Ayan, so abangan nyo po ang Kapaskuhan, syempre. And ayan, let us celebrate Christ sa season na ito. And please visit our website at www.afjc.com to know more about AFJC and our ministries. And if you would like to support us, you may find the donation instructions in our website. So that's www.afjc.com. And we also have our Twitter and Instagram account at afjc.ph, or you can just type Ambassadors for Jesus Christ. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, AFJC Ambassadors for Jesus Christ, where this live broadcast will be uploaded and will be premiered later at 6 p.m. So make sure now that you click the ring bell so that you'll be notified whenever we have new uploads. And don't forget to follow us and like our official Facebook pages at afjc.ph, pati na rin po ang AFJC online. Makikita nyo po dyan sa ating screen, ayan, yung mga social media natin. So, if you haven't joined our AFJC Prayer Warriors Facebook group, please join us para updated kayo sa mga kaganapan. Kasi meron tayong kaganapan this coming Friday. It's our AFJC Daily Devotion Special Edition. Ayan. Ay, ano nangyari? Wala, sinama. Wait, ayan. So, ang tabayanan nyo po, meron tayong mga guests. And we will talk about kaperahan. Ayan. So, this Friday, 4:30 p.m., abangan nyo po, we will talk about, ayan, kaperahan. Ayan. Kala nyo, opa sign to, hindi, kaperahan to. Ayan. And we will talk about responsible financial stewardship. So, make sure that you stay tuned in our live broadcast. And ano pa ba? Meron tayong upcoming challenge.
So, kung kayo po ay nagfa-follow sa ating mga Facebook pages, sa social media sites natin, we will have a contest. Ilo-launch natin mamayang alas 12. So, mga kapatid, sumali kayo at manalo ng mga papremyo mula sa ating mga sponsors. Abangan niyo po ang Mechanics mamayang alas 12 bago magtanghalian. Abangan niyo na. Follow us in our Facebook pages. Ayan. And syempre, kaya meron tayong mga ganyang pa-contest, mga pakulo, ay dahil meron tayong ALJC Online Gospel Festival! And ito ang ating kauna-una-una-unahang Online Gospel Music Festival. Kaya make sure that you support us. This will be aired November 5 to 7. Live na live po yan. And live Manila time 9 a.m. And you must expect no to see special guests. Ayan, mga special na tao ang ating i-guest. At maranalo kayo ng mga prizes kung kayo ay manonood. At syempre, you will get to hear a life-changing message and witness healing and miracles. And most importantly, experience the power of God. So kung meron kayong mga kilala, i-invite na sila, i-tag nyo na sila, i-share nyo na sa kanila, at hayaan nyo silang mag-click sa link ng ticket natin for our ALJC Online Gospel Music Festival. Don't worry, libre lang ito mga kapatid. Walang-walang-wala kayong babayaran. Libre. Kaya tag, share, like. Ayan. And if you want to volunteer, please PM Pastor J. Porcadilla. Ayan. Para sa mga gusto mag-volunteer. So, thank you guys and see you around in the social media. Yan. Daming kaganapan, Pastor, no? Oo. Kaya abangan din natin yung this coming Friday. Huwag natin kalimutan mo. Yan yung pinakamalapit. Aba. Yung let's talk about kaperahan. Okay? Yes, at may mga guests po tayo dyan. Si Brother Joseph Tobias. Yan. Si Sister Kerubin. Yan. At si Brother Michael Sebrian. Yan. Parang gusto invite si Kuya Glenn na yung ano niya, yung pitaka sa balat. Pera sa balat. Pera sa balat. Yan. Okay, yan. But anyway, mga kapatid, patuloy lang po tayo sa ating programa at pagsubaybay sa mga kaganapan na ibinabahagi natin ang salita ng Diyos. Yes. Kaya lagi po nating tandaan, buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. God bless and goodbye!